Philippines and Philippines, hello Middle East, and hello world. I'm Miss Rochelle from ICC Queen, and welcome dito sa ating kwentong ICC. And of course, ngayon, kasama ko isa sa aming mga students dito sa ICC po na nakapagtapos na sa Computer Secretarial course. And so, ma'am, pwede mo bang ikwento sa kanilang lahat yung journey mo dito sa ICC? Paano ka nagsimula po? Pero bago yan, pakilala mo muna yung sarili mo sa kanila. Hello po, I'm Miss Edrogin Corpus Condition. And noon po, pinapangarap ko lang na makapagtapos. Mm-hmm. Magtrabaho dito sa Kuwait. Yun lang talagang pangarap kong trabaho ko. Pumunta ka dito sa Kuwait para magtrabaho lang. Para maiahon mo sa hirap yung pamilya mo. Yes, yun lang yung goal mo dati. Pero nung nakita ko yung Iksad, I think yung office nyo is natin pa dati. Doon pa siya sa kabila. Alutana. Oo, sa kabila pa doon. Siya. Sabi, yung all na ICC. Yung all, yun. Sabi kong ganun, gusto ko mag-aral doon. Pero lumipas ng panahon, nakikita ko pa rin talaga yung ano, tapos ang dami mga estudyante na nangyayon. Kasi ko, at my age, parang nagdadalawang isip ka, kung mag-i-enroll ba ako or hindi. Tapos di nga, sarang last year, so ko nag-enroll ako. Tapos nagkaroon kayo ng discount. Siguro tama. Ito siguro, I think, ito na rin yung time na makapag-continue ako ng pag-aaral. And then yun nga po, hanggang sa, di ba, nag-vacation ako, pagbalik ko dito, talagang pinusyo ko siya. Kaya, ang nakakatuwa, ang babait po ng mga dito, ng mga staff, lalo na po yung aking professor sa Sarayan. Yes. Sarayan, saka kahit yung mga ibang lahi dito, talaga napaka-helpful po nila. Kaya, I recommend ICSA, the best po sa mga Pilipino. Kahit mga ibang mga lahi, may mga ibang nag-aaral dito. Yes, oo. Talaga nakakapag-aaral po sila. Nag-enroll talaga sila dito. Kasi dito naman sa ICS, wala naman siyang pinipili. Kahit sino naman is pwedeng mag-enroll regardless sa ilang taon ka na. Diba? Wala tayong education. There is no discrimination talaga. Yes, exactly. Yung po nakakatuwa dito. Saka talaga pong tutulungan ka po nila. Yes, ayan. So, yan ma'am, ilang taon ka na pala dito sa Kuwait po, ma'am? 23 years? Sobrang tagal mo na dito. 1998 ka nag-start? Oh my God, sobrang tagal mo na dito. 20 years mahigit. So, 25 years, no? Kasi makasabay ka. 25 years? Oh my God, ang tagal mo na dito. Dalawang dekada na. So, nandito ka na nung time na may mga lahat ng mga history dito sa Kuwait. Lahat ng history dito sa Kuwait is nalalaman mo na yung mga saan nagmula. Alam mo yun, 25 years, halos kalahati ng buhay mo nandito ka sa Kuwait. Diba? Sure, opo. Yun. Kaya siguro nga kung sa embassy yung kung si mama tatanggal. So, siguro best friend ko. Di ba kasi merong acknowledgement ng mga matagal na dito sa Kuwait. Hindi ka nakapas ng requirements doon. Hindi. Kasi last two months, I think nakita ko siya na meron siyang sa embassy na ng mga matagal na dito sa Kuwait. Parang nagbibigay sila ng certificate acknowledgement na yun, isang OFW matagal na dito sa Kuwait. So, 25 years, dalawang dekada at kalahati, yun. Di ba? Ang tagal-tagal na nun. Pero hindi ko naramdaman yung tagal niya kasi ang Panginoon lagi kasama namin. So, ano yung main reason mo, ma'am, bakit ka nag-enroll sa Computer Secretarial course since alam yung 25 years ka na dito sa Kuwait, so paano ka nagkaroon ng idea? Kasi gusto ko pa ma-enhance yung knowledge sa computer. And hindi lang yun kasi you can go to the other company na pwede kayong ma-develop, mag-apply ka as a computer. Hindi lang yun sa as a sales lady or receptionist, gusto kong maiba naman yung journey mo. So, paano mo siya na ma-manage yung trabaho mo, ma'am, at the same time yung pag-aaral mo? Kasi syempre, meron tayong mga priorities in terms of work natin. So, paano mo siya na-handle? Siguro yung time management mo. Kailangan mo talaga siyang dedication kapag dating sa time management mo. Halimbawa, kasi yung trabaho ko is meron akong tinatawag na
tawag doon, broken time. So instead na ano na i-waste ko siya sa mga ibang mga bagay na ano. So sabi ko ganun, yung broken time na yon papasukan ko siya hanggang sa matapos ko yung ano yung course ko na yon. So just imagine, talagang ang tagal, pero salamat sa Panginoon kasi natapos ko rin talaga siya, mga kapatid. Kaya nga sabi nila, okay lang kahit yung steps natin is kung maliliit, mababagal, as long as talagang pinagpatuloy natin, tinatapos natin, kung ano man yung mga goal natin, di ba? Kasi yun naman is mag-start talaga siya sa small steps. Yes, that's true. Small steps. Yeah. Ang result nun sa small steps, hindi mo akalain, mas malaki pala. Diba? Sir, nakaka-bless ko talaga. So, sa tagal ko dito, talagang, sa pangganin, gusto ko mag-aral. Kasi, iba yung merong kang natapos din yes, dito. Yes, oo. Na, ano, magkaroon siya ng, mag-add siya ng confidence sa sarili. Saka hindi lang yun, a testimony to the all of the Filipino OFW. Oh, yes. Na, ano, na, hindi lang pala na magkatrabaho ka lang. So, why don't you give your opportunities to yourself na mag-enhance ng skills. Kasi, kaya, wala siyang time dito lang, hindi na ako ganito. Yung parang, hindi siya mag-stuck ka lang doon sa kung ano man yung meron ka. Yes. Wala siyang end ng ano natin ng pag-enhance ng skills natin. Po yun. Kasi every day, every time, every minute, meron tayong opportunity na mag-grow. Yes. So kailangan lang talaga natin i-ano sa sarili natin na kung kaya ng iba, kakayanin natin. Ay talaga naman. Diba? Oo. Kasi walang imposible kung ikaw talaga is determinado na matapos kung ano man yung dream mo in life. Kasi kung hanggang pangarap lang yun, kung hindi mo siya bibigyan ng actions, hindi ka mag-take ng parang actions. Parang ano din yun nila, faith. Sabi nga, ganun, faith without work is dead. So, yes. Ganun din tayo mga kapatid, no? So, pag tayo po anangarap tayo, samahan natin ang gawa. Kasi, yes, oo. Kasi doon tayo talagang makikita yung sa buhay natin kung paano tayo nagsusumikap. Mm-mm. Kaya sa lahat ng mga viewers ng ano, ICSA, please come join us, enroll, and grab the opportunity po. Huwag niyo pong palagpasin. Ayan. So, yun ma'am, sa ngayon tapos ka na sa computer secretarial course, ano yung mga natutunan mo dito po ma'am? Nasa tingin mo na yun makakatulong talaga siya sa mga kababayan natin in case na mayroong manunood ngayon, makakapanood ng live na to, para at least, alam mo yun, makikita nila na ay, okay, yan pala yung natutunan mo. Actually, sa word, ang alam ko lang talaga typing lang. Typing lang. Ganun. Yung normal na typing. Normal na typing. Pero hindi pala doon, ang daming obstacle na kailangan mong pagdaanan. And pag naanohan yun, nakaka-excite. Yes. Na-excite ako, especially sa Excel. Yes, oo. Sa Excel, saka sa ano, sa PowerPoint. Sa PowerPoint. Talagang nakakatuwa. Yung knowledge mo, talagang ma-enhance talaga siya. Yes. Yun. Kaya pagsikapan niyo po. Ako, sabi kong ganun, ay parang hindi ko kaya. Pero nung sabi kong ganun, nung ano, unti-unti, na-excite akong pumasok. Kasi everyday, iba-iba yung learning. Iba yung learning na matutunan natin. Yun. Saka, hindi lang yun, ito pala yung ganito pala yung sa Excel, ganito pala yung sa PowerPoint. Ang alam lang kasi natin, parang sa cellphone lang naman. Ano, yes, pero hindi pala, kailangan natin matutunan lahat. Kasi lalo na pagka nag-present tayo ng mga, sa business proposal natin. Sa business proposal, meron tayong yan. So, doon natin makakukuha, ganito pala yung gagawin. Hindi lang, tsaka mas mapabilis yung trabaho mo. Yes, in case na, halimbawa kung sa office ka nagtatrabaho, and then meron ka mga paperworks doon, mas mapabilis yung trabaho mo pag itatype mo siya sa computer, pag i-ano mo na lang siya, halimbawa mag-inventory ka. Kasi pag marunong ka na sa inventory and marunong ka sa Excel, yes, madali lang talaga yung trabaho mo. Kasi isang click mo lang, highlight mo lang siya, enter, okay, nandiyan na yung result. Saka mas na-excite talaga ako kung saan? Sa Excel. Yes, ang Excel talaga yung mas Excel. Maganda talaga siya. Kasi ang dami mo matutunan doon sa Excel. Napaka-challenge
challenging siya na course kasi may mga formulas doon kung paano mo siya mas mapadali. Halimbawa, mag-total ka. Halimbawa, maglagay ka ng number 1 to 1,000. Instead na itatype mo siya isa-isa, meron siyang techniques doon kung paano mo siya gagawin para mapadali yung trabaho mo. Yun yung ano. So, ma'am, ano yung lesson in life mo na maishishare mo sa lahat ng mga kababayan natin na sa tingin nila is makakapulutan nila ng aral din na yung ma-motivate din sila sa sarili nila na hindi lang tayo nandito sa kung ano man yung kinatatayuan natin, kailangan natin mag-improve. Ito lang po siguro ang masasabi ko. Unang-una, huwag po tayo mawawalan ng tiwala unang-una sa ating Panginoon. Yes, number one. Number one po sa ating Panginoon. Kasi kahit saan po tayo dalhin na lugar, kailangan natin na yung guidance ng ating Panginoon. Yes. Kasi tama. Sa kanya lang tayo humuhugot ng ano, lakas. Ng lakas. Sa kanya tayo lahat ng blessings natin nanggagaling sa ating Panginoon. Yes, yung buhay natin nanggagaling talaga sa Panginoon yan. So, ang unang-una natin is we are so blessed dahil dinala tayo dito sa bansang mayaman. Yes. Huwag din natin kakalimutan na meron tayong Diyos na talagang gumagabay sa atin. Yes. At tinatawag niya tayo kung paano niya tayo pagpalain. At ibigay din natin sa Kanya yung lahat ng papuri. No? Yes. Yun lang ang gusto ko yan. At yung confident natin sa sarili natin bilang isang OFW na matagal tayo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa mga ka-OFW. There is no discrimination dito sa school ng ICSA. Yes. Napaka-ano po nila, napaka-generous nila, napaka-helpful nila. So, mag-a-ask us nila talagang, hindi kanila ito ang papabayaan na ano, na bibigyan ka pa nila na talaga ng tawag doon na encouragement to pursue your dream. Yes. Yeah. Katulad ko po na magkaroon ng panibagong journey, opportunity. Yeah, yes. Hindi lang kasi ayaw ko nang maging hanggang diyan na lang yung marami. Kailangan kasi natin mag out of comfort zone. Yes. Kasi po. Yun yung way natin kasi kung hindi tayo mag out of comfort zone, hindi natin malalaman kung ano pa ba yung Meron pa tayong ma-develop para sa sarili natin eh. Yes, totoo so, po yun. Kung mag-i-stay tayo, magiging stagnant tayo kung anong meron tayo ngayon. Hindi natin hindi natin ma-discover yung future natin. Yes. Kasi nga, sabi nila, tayo yung gumagawa ng opportunity na para sa atin. Kasi kung hindi tayo mag-i-invest ng knowledge and skills, yes, hindi natin malalaman na, opportunity ko na yun eh. Gusto ko na yun i-grab kasi nga lang wala akong skills. Paano, 'di ba? So kailangan natin mag-invest ng skills, kailangan natin mag-invest ng knowledge para in the future tayo yung gumagawa ng opportunity na mas ikakaganda ng buhay natin. Kasi yung success hindi lang siya okay, one click successful na ako, 'di ba? Kailangan natin siyang pagsikapan, kailangan natin ng determination, kailangan natin siyang pag-aralan step by step yung success. Kahit mabagal, pero for sure na makakagraduate. Yes, kasi yung pag-aaral natin, isa siyang way kung paano natin i-determine yung success na para sa atin. Diba? Kasi kung meron tayong pinag-aralan, meron tayong skills, meron tayong knowledge, hindi tayo matatakot na harapin yung bukas. Yes, that's true po. Hindi tayo matatakot na harapin yung bukas, hindi tayo matatakot na i-grab yung opportunity na nandyan sa harapan natin ngayon. In case na, ngayon merong opportunity na hiring papuntang Poland, ang problema, wala kang skills, wala kang credentials na ma-provide kasi yun yung palaging hahanapin sa'yo once mag-apply ka. Lalo na kung goal mo na magpunta ng Canada, Australia, kailangan mo at least meron kang 72 units. Diba? Yes, so kung wala kang credentials na ma-provide, so may stuck ka doon sa application mo kasi wala kang credentials. Unless kung ikaw is nag-aaral ka, nagpo-pursue ka, dinedevelop mo yung sarili mo, meron kang personal growth, habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa, kasi dito nandito tayo sa ibang bansa, ang main goal natin is magtrabaho. Yes. Pero once na ini-encourage natin yung sarili natin, minamotivate natin yung sarili natin na magkaroon ng personal growth, alam mo ang layo ng mararating mo. Totoo po yan. Mm-hmm. And, yun nga, yung nasabi ko lang na huwag tayong sumuko sa buhay,
marami tayong mga ano, mga challenges eh. Yes, oo. Nandiyan challenges sa life natin, nandoon 'yun. Paulit-ulit 'yun every day. Pabalik-balik lang 'yun. Pabalik-balik lang siya. Hindi siya mawawala kasi nandiyan na siya, nakaano na 'yan sa atin. Kasi hindi natin malalaman yung meaning ng life natin kung hindi natin may experience yung mga obstacles, yung mga trials. Yes, diba? So yun, congratulations ma'am, and thank you sa tiwala mo dito sa ICC. Thank you so much. Kasi talaga mamimiss ko ang professor ko, mamimiss ko yung mga staff na Pwede ka naman mag-visit dito anytime. So nandito lang yung ICC ko. Kasi sa lahat po ng viewers ng ICSA, I encourage everyone po na mag-enroll na po kayo. At marami po kayong matututunan dito. Hindi lang po na ano, they treat you as a brother and sister, kahit na ano pang banlahe talaga na asikasuhin ka nila. So, marami pong mga Pilipino staff dito. Yes. Ma'am Rachel, just trust the ICSA. I'm so proud that I'm one of the students graduated here. Yes, yeah. So congratulations and proud kami kasi yung achievement nyo, yung success nyo, is-success po namin yan dito sa ICSA. So, yun, sobrang ano talaga kami, saludo kami sa lahat ng mga OFW na alam mo yun, hindi sumuko. Biruin mo, si ma'am 25 years na dito sa Kuwait, pero hindi siya sumuko para magkaroon siya ng para i-enhance yung skills and knowledge niya. Yeah. Diba? Kasi dito sa ICC, wala po tayong age limit, yes. Wala tayong educational background na kailangan. As long as ikaw is decidido na magkaroon ng computer skills, welcome ka po dito sa ICC. Yes, kahit wala ka pang idea or background sa paggamit ng computer, pwede ka po dito sa ICC. Tutulungan po namin kayo na magkaroon ng computer skills from basic to professional level. So, tawag naman po kayo sa aming WhatsApp number sa +965 993 02850. And congratulations ma'am, and thank you so sa pagpa-unlock dito, pag-share sa inyong kwento dito sa ICC. Ayan. So, yun, kung na-inspire kayo sa kwento ni ma'am, 25 years na siya dito sa Kuwait, pero hindi siya sumuko sa pag-abot ng kanyang pangarap na mag-enhance ng computer skills. So, yes, kung isa ka sa nangangarap na magkaroon ng computer skills para magamit mo in the future, sa pag-apply mo ng trabaho sa office work, or anumang dream mo in life, nakakailangan mo ng computer skills, nandito po yung ICC. Ayan, so tawag po kayo sa aming WhatsApp number sa +965 993 02850. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, and yun, thank you for choosing ICC, ma'am, na maging partner ng inyong success. Ayan, so yun. Ayan, so tawag lang po kayo and visit kayo dito sa aming office sa May Maliya Panasonic Tower, 8th floor. Ayan, so Kuwait City. So thank you. Thank you so much. Bye everyone. See you next time. See you. God bless everyone.